Ay mga tol, may pahabol lang akong vlog ngayon eh. Kasi natutulog na ako, pero syempre nanonood pa ako ng TV. Tapos ko lang manood ng mga teleserye, kampaan to. And then, actually hindi naman talaga ako nanonood ng PBB basta-basta. Dahil masyado na late. Pero naging na-attract lang ako dun sa episode for tonight ng PBB regarding dun sa isang housemate nila na medyo weird yung pinagkagawa sa bahay ni Kuya, which caused him na ma-force evicted siya ni Kuya sa bahay niya. Which is, as for my reaction, eh tama lang talaga yung ginawa ni Kuya yun. Dahil, una-una sa lahat, eh masyadong weirdo yung ginagawa ng si Banjo. Dahil, una, hinahalikan niya yung buhok ng mga housemates na babae. Parang bigla na lang, without any approval from the girls, or without any without asking their permission kung pwede ba amoy yung buhok mo. Eh, basta na lang siya sumisingit, tapos inaamoy niya yung buhok. Which is too weird, di ba? Siguro sa umpisa, natatawa sila dahil parang joke lang ang nangyayari. And then, yun, nakausap siya ni Kuya. Nangyayari siya, sorry kay Kuya. Pinatawad naman siya ni Kuya. Pero sinabi niya na babantayan niya si Banjo for his actions. And then, humingi rin siya ng sorry sa, nag-apologize siya sa mga girls, housemates. And pinatawad naman siya. But then again, the next morning, nag-breakfast sila. Hindi mapigilan yung mga jokes na binibitawan ni Banjo. Yung green jokes. Too offensive para sa mga kababaihan. Although, hindi naman niya pinapatama sa mga lalaki. Pero napaka-weirdo pa rin para sa national television na mapapanood ng buong mundo. Tapos ganun mga binibitawan ng jokes, eh napaka-awkward naman para sa ayun. Wala nagawa si Kuya. Kundi siyempre si Kuya naman. Sinabihan na rin niya si Banjo na babantayan niya yung kilos ni Banjo. And the next thing nga na ginawa ni Banjo, hindi na talaga nagustuhan ni Kuya. So, he has given his verdict against Banjo na yun niya, forced eviction. And, which is definitely tamang-tama na para kay Banjo. And parang tingin kay Banjo, parang may something eh. And that's not good. Yun lang mga tol. And I hope we learned something from Banjo's mistakes. Hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa biro na alam natin, kaakala natin ay tama. Pero sa ibang tao na hindi naman natin talagang makakilala, eh gagawin natin yung biro. So, hindi naman natin alam na nakaka-offend na tayo, diba? So, ingat-ingat din. And, yun lang mga ron. Good night and tulog na ako.